Okay mga tol, bago natin i-review tong ZH2, so pandarin muna natin, pakinggan natin yung original Acrapovic. Ano to, worth of 60,000 na tambutyo. Grabe, original. Pakinggan natin kano siya kalakas. Ganun siya kalakas. Ito yung pinakamalakas na naked bike ng Kawasaki. Makikita yan, supercharged. Ibig sabihin, super lakas sa gas, kasi nakaturbo. Kaya kung bibili nitong motor na to, huwag nyo nang isipin ang gas consumption, kasi ang ibibigay niyan full power. Ang gas consumption niyan mga tol, nagre-range yan ng 12 to 14 km per liter, depende sa riding style mo. Tignan nyo naman yung harapan niya, napakapogi. Meron siyang air intake doon. Itong motor na to, hindi siya pwede sa mga beginner. Malakas siya, yung maiksi lang siya, pero bulky. Saka yung arangkada niya mamaw. Itong motor na to, kompleto sa specs. Itong Showa suspension sa harap, hindi siya electronics, adjustable lang siya. Meron itong cruise control, ayan no, cruise control. Meron zing hazard, mga mode. Syempre ang mode dito may sports. Syempre pag gagamitin natin sports para full power. May traction control. Yan, may quick shifter, may auto blip. 'Di ba? Ang ganda ng ginamit na linya rito. Patayin muna natin para di maingay. Shout out. Magboxing ka habang bata ka. Oh. May gym ako diyan, punta ka diyan. Ang gulong niya sa likod, napakalaki. Parehas lang sa dati kong motor, 190 by 55 R17. Ang ginamit sa likod, Nissin. Tapos laki oh, 'di ba? Tapos nilagyan niya rang T-Rex guard, engine guard, ba? Laki supercharged. Tapos RNG. Tapos yung suspension niya, Showa. Preno sa harap, Brembo. Brembo, man. Tapos syempre dual 'yan, sa lakas nito kailangan dual. Tapos nilagyan ng slider dito para support. Syempre may RNG radiator guard. Ha? Oh. Yan, shout out kay brother. Oh, shout out ka muna. Missis, oh, dalawa ata missis mo eh. Tapos mga tol, meron tong dalawang baso. Yan. Syempre para sa preno. Yung preno niya Nissin din. Nissin. Ang ganda nito eh. Oh, ganda tong windshield niya, maliit. Tapos may ano rito, naka-emboss. Nissin. Diba? Ang ganda. Ngayon, i-review natin kung paano naman yung lakas niya sa daan. Kung gaano ba ito kalakas. Pogi no? Laki no? Mag-gym ka. O kahit libre kita gym, punta ka sa gym ko. Boxing ka. Saan ba gym mo? Diyan naman, Boy Bakal Gym. Hey, galing. Nag-check sa ata kayo eh. O, bigyan nyo sila. Ayun no. Lama tayo doon. Gege. Yan, yan. Bi, kuha ka dyan o. Lakas no? Yay! Nalakas! Ito yung sinasabi ko mga tol, na bawal ang beginner to. Masyado siyang mamaw. Naka-sports mode tayo. Siyempre, hindi natin titipirin yung lakas nito. Arangkadaan pa lang ya. Tanginis. Woo! Sarap, na-miss ko yung ganitong lakas. Puro arangkada pa naman ako, walang top speed. Kailangan pag ganito hawak, madisiplina ka talaga. Hindi ka pwedeng kamote. Mag-ride tayo ng medyo mahaba para ma-enjoy natin ang ZH2. Kapag nasanay ka talaga sa clutch, makakalimutan mong naka-quick shifter ka eh. Pero sa sound mga tol, depende sa tambutyo. Ito kasi Acrapovic,
ano siya, gentleman ang tunog, hindi siya ganun kabulahaw. Naririnig ko yung ano niya, yung sipol. Ah! Lakas! Lakas! Sarap! Disiplina pa rin tayo mga idol. Kasi ang lakas ng motor na to, hindi natin magagamit sa service road. Promise. Kahit itong gear 3 niya oh. Mamaw na. Alimaw eh. Sumisipol bawat kambyo. Hindi talaga pwede pang beginner to. Parang kaaga ng gear 4 oh, lakas. 120, grabe. Kahit anong gear ito, malakas. Gear 5 natin. Gear 5. Malakas pa rin. Kahit mag-overtake ka ng gear 5 eh, maning-maning. Ah, baka lakas ng motor nito. Ito talaga yung tinatawag na end bike. Wala ka nang hahanapin. Hindi mo na kailangan mag-upgrade. Ito na yun eh. Ito na yung pinakamalakas eh. Wala ka nang hahanapin. Pogi na, maganda pa sound, malakas, mabilis. Ito yung motor ng mga macho. Macho, guwapito ako. Disiplina pa rin sa pagpapatakbo. Kahit gano'ng kalakas ang motor, importante, disiplina. Kasi kahit gano'ng kaganda motor mo, malakas motor mo, kung wala ang disiplina, wala rin. Kaya mas bibilib pa rin ako sa mga rider na madisiplina sa kalsada. Woo! Tiwan na agad yun. Dalawang segundo lang ata, nag 51-51 na. Ayop. Napakasarap. Pangarap na motor. Oh lala. Oh. Ano kaya, diretso kaya ako kay Biang? Sarap. 5'10 ang tangkad ko. So, sakto lang sa akin. Napakagaan niya. Sa akin ha, magaan para sa akin. Kasi, wala eh, sanay yung paa natin sa ano eh. Workout eh. Magaan siya, man. Easy work lang. Year 1 oh. Aw! Parang katang yan. Lakas ng preno niya. Brembo eh. Brembo. Nakatakot mong ganito, magpatakbo na mabilis. Hindi mo alam yung galawan ng kapwa mo driver eh. Sarap. Okay mga tol, hindi na ako tutuloy ng kaibiyang kasi gagabayin na. So pabalik na lang tayo. Yan, okay na sa akin yung na-test drive ko siya, na-review ko siya. So wala naman akong ibang masabi sa kanya, malakas talaga eh. Yung power niya hindi magagamit sa service road. Hindi pa nga naisasagad yung gear 1 niya eh, nagse-second gear kanya, gear 3, gear 4. Hindi siya maisagad sa sobrang lakas niya. Kapag isagad naman natin, mangangamote tayo sa kalsada. Kung gusto niyo ng malakas na arangkada, walang bitin, ito talaga. O kaya yung Suzuki. Yung Suzuki ko dati, malakas din arangkada nun. Hindi rin may isagad ang bawat gear nun. Mas panalo lang ito kasi may cruise control. Yung Suzuki ko kasi dati, walang cruise control yun. Quick shift auto blip lang. Saka syempre, mas malakas ang horsepower nito. Saka torquey.